I'm playing host again in Manila. You know, being able to show the Philippines, having that opportunity is gonna be fun. Jordan Clarkson, sobrang proud sa pagiging Pinoy. Hosting ng FIBA World Cup 2023, pinagmalaki sa NBA All-Star Weekend. At SPP, may mga European country na naimbitahan sa Pocket Tournament na gaganapin dito sa Manila. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Gilas Pilipinas, isa sa mga 8 team na maglalaro sa Pocket Tournament na binubuo ngayon ng SBP. Sinabi ni SBP Executive Director Sunny Barrios na ang Pocket Tournament ay gaganapin sa darating na June nitong 2023. Ayon sa report ng Manila Times ay sinabi ni Barrios na hindi naman ito Pocket Tournament, kundi tatawagin nilang Dress Rehearsal. Dahil ito lamang isang test game para sa preparasyon ng Gilas Pilipinas. Dahil ilalaro ito sa iba't ibang venue katulad ng MOA Arena, Araneta Coliseum at sa Philippine Arena. Ayon sa kanilang proposal ay ang tournament na ito ay magiging Gilas Pilipinas versus 2 PBA selection team at 5 foreign national squad. Sinabi ni Barrios na nagpadala na sila ng letter of invitation sa iba't ibang federation ng iba't ibang bansa. Ngayon ay inaantay na lamang ang response ng mga ito. At sana daw ay sumagot sila ng maaga dahil kung maghihintay ba daw yung iba ng April 29 ay medyo late na. Sa dinakaalam ay ang April 29 ay ang araw ng draw kung saan malalaman na ng mga nag-qualified sa World Cup kung sino-sino ba ang kanilang magiging kagrupo at makakatapat nito sa darating na World Cup. Dinagdag ni Barrios na importante ang mga ganitong klaseng tournament para makatulong ito sa preparasyon ng Gilas. Para ma-surpass nila ang 1-win performance noong nakarang 2014 World Cup sa Spain at ang pokya na performance nito noong nakarang 2019 World Cup sa China. Nabanggit din na kung matutuloy nga ang tournament na ito ay maglalaro itong ating kababayan na si Utah Jazz player Jordan Clarkson. Dahil nonsense nga naman kung magpapakit tournament sila na wala ang ating naturalized player, di ba? Speaking of Jordan Clarkson ay pinagmalaki nito na sa press conference ng NBA All-Star na di lang daw siya dito sa Utah mag-host, kundi pati na rin sa Pilipinas. Nakakatawa namang isipin na kahit na during All-Star Weekend ay napopromote pa rin ito ang ating pag-host sa darating na World Cup. At di lang yun ay may isasama pa daw niya yung ibang NBA player katulad ni Jordan Poole at Joe Ingles. I'm playing host again. In Manila, you know, being able to show the Philippines, having that opportunity is going to be fun. Just seeing, hopefully we get a good pool. We get guys like Joe Ingles come to Australia. Maybe we get Larry's, those guys, and you know, be able to show people the homeland. Di man pinalad si JC na makapasok ng All-Star Game ay kasali naman siya sa Skills Challenge. Kasama ang kanyang fellow Utah Jazz teammates na si Colin Sexton at Walker Kessler. At yun na nga, na-depend ng Jazz ang kanilang home court laban sa Team Antetokounmpo na pinangunahan siyempre ni Giannis. Pero cheerleader lang siya dahil sa kanyang natamong injury. Kalaban din ang team ng mga rookies sa pangunguna ni Paolo Banchero. Nagsaya din ang ating kababayan habang nanonood ng slam dunk contest na napanalunan naman ni Mac Maclang sa ginawa niyang makapigil hiningang 540 dunk. Tingin nyo guys, kahit ba na snub itong si JC ngayong All-Star ay deserve pa rin ba niya mapabilang dito kaysa doon sa mga naka-lineup ngayon? Just comment below kung ano ang masasabi nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!